Kumusta mga chong? Isang mabilisang updates lang para sa ating PBA updates. May pag-giveaway tayo para makasali ay i-like ang video. Comment mo lang ang iyong paboritong koponan at player. Mag-subscribe, on at all ang notification bell. Justin Brownlee, kailangan na ng Gilas Pilipinas. Ito ang si Justin Brownlee mga chong, ang isa sa pinagpipilian ng SBP para sa pangmatagalang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Kung matatandaan nyo mga chong, na matagal na ngang nasa option ng SBP itong si Justin Brownlee. At lagi ngang available si Brownlee anytime once natawagin ang kanyang pangalan. Pero hanggang sa ngayon nga mga chong ay hindi pa rin pinapansin si Brownlee. Kaya naman, ngayong hindi nga full time itong si Jordan Clarkson bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas, ay kinakailangan talagang maghanap ng SBP ng full time naturalized import. At para sa akin mga chong, ay bagay na bagay si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. Dahil kung titingnan nga natin ang lineup nila ngayon, ay kulang na kulang nga sila sa player na maaasahan inside at outside na po pwede namang mai-contribute ni Justin Brownlee. Napaka-versatile nga nito, kaya kahit anong position ay kaya nitong laruin. Hindi rin magiging problema ang big man position dahil meron naman kay Soto, Japet Aguilar at Junmar Fajardo na maaasahan sa loob ng shaded lane. Kaya hindi na kinakailangan pang maghanap ng naturalized import na big man. Ang kailangan nga nila ngayon ay isang versatile player na may laro, mapa-inside at sa 3-point line. At kayang-kayang maibigay ni Justin Brownlee. Sa ngayon nga mga chong, ay pangalawa lang si Brownlee sa option ng SBP para maging pangmatagalang naturalized import. Ang first option nga ngayon ay ang magiging import ng TNT ngayong conference na si Cameron Oliver. Ang problema nga ngayon ni Brownlee ay hindi nga umuusad ang pagiging naturalized nito na nakapending pa rin hanggang sa ngayon. Kayang-kaya ngayang magawa ng paraan ng SBP kung gugustuhin nilang si Brownlee ang magiging naturalized import. Pero mukhang may politika pa nga rin nangyayari. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakapaglaro sa Gilas si Brownlee kahit pamatagal na itong nagpapakita ng intensyon na maglaro sa ating national team. Pero tingnan na lang natin ang mangyayari kung ano nga ba talaga ang plano ng SBP sa Gilas Pilipinas. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, ang pinaplano ng Barangay Ginebra kay Sidney Onwubere, trade or not. Ito ang Barangay Ginebra mga chong ay naghahanap ngayon ng dagdag puwersa sa kanilang front court position ngayong paparating na Commissioner's Cup. Ang pinakamainit nga ngayon na planong kuhanin ng Barangay Ginebra ay ang high-flying forward ng Northport Batangpier na si Jamie Malonzo. Pero kung titingnan nga natin ang kasalukuyang lineup ni Coach Tim Cone, ay meron na nga silang player na po pwedeng makatulong sa kanila para harapin ang mga naglalakiang import ngayong Commissioner's Cup. At yan nga ay walang iba kundi itong kanilang crucial forward na si Sidney Onwubere. Kinakailangan nga lang nito ng sapat na playing time at tiwala galing sa coaching staff para mailabas nito ang kanyang tunay na laro. Ayon niya sa mga source, ay gusto ngang subukan ni Coach Tim Cone itong si Sidney Onwubere next conference. Pupwede nga daw itong maging defensive player ng Ginebra para humarap sa mga naglalakiang import. Para sa akin mga chong, sa laki at lapad ng katawan itong si Onwubere, ay naniniwala akong kakayanin itong makipagbalyahan sa mga naglalakiang imports. Defensive player nga talaga ang laro nito. Kaya saktong-sakto si Sidney Onwubere para sa kanyang magiging role kontra big imports. Para sa akin mga chong ay naniniwala kong ito na ang oras na inaantay ni Sidney Onwubere para maipakita ang kanyang full potential. Makakakuha na nga ito sa wakas ng sapat na minuto at dito nga masusubukan kung kakayanin itong pantayan ang mga ex-NBA imports. Sa ngayon nga mga chong ay matunog na ang planong kuhanin ng Barangay Ginebra ay si Jamie Malonzo. Pero kung ako ang tatanungin mga chong, ay kung maganda naman ang ipinakitang performance ni Sidney Onwubere pagpasok ng Commissioner's Cup, ay hindi na nila kakailanganin pa si Malonzo. Pero didepende nga yan sa magiging sitwasyon. At na kay Al Francis Chua nga ang desisyon
kung kukuhanin nito si Jamie Malonzo. Ano sa tingin niyo mga chong? Kakayanan ba ni Sydney Onwobere na makipagbalyahan sa mga naglalakiang import ngayong Commissioner's Cup? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang mabilisang updates natin mga chong. At hanggang sa muli!